Good morning. Magandang umaga! Today is my day off! Kaya tayo ay magluluto ulit! Kasi yun lang naman ang pwede kong gawin habang ako ay naka-day off. Anyway, today, first time ko na magluluto ng chicken tikka. So, kaninang umaga, minarinate ko na ang ating chicken tikka. Ayan. Sana eh, tama yung ginawa kong marination. 2 hours lang. Dapat kagabi, kaya lang, alam niyo na, mommy's duty, and alauna na nakatulog ang aking anak, kaya kaninang umaga ko na lang siya minarinate. So, habang inaantay natin, kung mapapansin nyo, trinansfer ko siya dito, it's because parang nakastay yung mantika or yung butter. Gusto ko yung ganito, yung medyo tuyo lang, ganyan. In a low flame. So, kapag chicken tikka masala is with the gravy, ito yung aking ginagawa. So, ito yung gagawin ko kasi first time ko. Sinood ko lang kung ano yung nasa YouTube. So, ayan. Brined na natin yung 2 pieces of tomatoes. Ginger paste. 1.5 white onion. Brown onion. Chili powder. Turmeric powder. Coriander powder, garam masala powder, and curry powder. And since wala kaming fresh cream, kailangan muna natin bumili. Pupunta tayo sa Indian shop. Bibili tayo. Hi! Kumusta kayo lahat? Miss ko kayong kanchika, kakabsat. Kasi ilang araw ko kayong hindi na chika. Sobrang busy nito ang linggo na to. 20 hours lang naman yung duty ko, pero parang pagod na pagod ako. Kasi alas 6 ako gigising ng umaga, from Monday to Friday, laging alas 6 yung gising ko. Tapos pagdating ko ng alas 12, minsan di pa kami nagpapang-abot ng asawa ko kasi ang asawa ko, pang late shift siya, aalis siya ng 12, ganyan. Kagaya nung kahapon, umalis siya 10 o'clock, hindi kami nagpang-abot. So, nangyari, napapagod ako sa pagdating ko ng alas 12, ang dami pang gagawin dito sa bahay, kailangan pakainin ng anak ko, and everything, and so on, and so on, and so on. Ayan ang ating duty sa nanay and sa wife. So, parang napagod ako sa ganung, yung 20 hours a week na aking duty. Parang napagod ako. Hindi kagaya dati, pag nag 8 hours, 9 hours ako, hindi ako masyadong pagod. Ngayon, parang feel ko napagod ako. Kasi ba naman, kapag 10 hours ang duty ko ng, halimbawa 9 hours ang duty ko ng isang araw, ano, tatlong araw yung day off ko. Ngayon kasi straight talaga 5 days ako naka-duty. Parang napagod ako. Anyway, so iyan, today ang ating gagawin. Mag-chicken tikka tayo with gravy, ha, kakabsad. Chicken tikka with gravy. Bili tayo sa Indian shop, papupunta tayo dun sa kabilang bili tayo ng fresh cream. Ayan, baliktarin na lang muna natin. Ayan! So habang inaantay natin ang ating chicken tikka na maluto, I mean, ang ating chicken na maluto kasi pina-fry ko pa siya, tayo muna ay magpapakwan. Sino may gusto dyan? Ayan! So, mag-ano ako, mag-slice ako para sa aking
dalawang hipag. Kagabi muna dito yung aking isang hipag si Sandra kasi namimiss na daw niya yung anak ko. Apat na araw na niya hindi nakita yung anak ko. Laging sa video call lang. Tapos everyday naman si Charlotte nandito. Ngayon kanina dumating si Charlotte. So dito sila magla-lunch. Pag ano ko lang sila. Kasi nanonood sila. So daw nila ng pakwan. Ano ko kung gusto nila? Oh. Eh? Wow! Tingnan nyo! Parang kapag ganito yung... parang kapag ganito yung bumita ko. Joke lang. Diyos me. Yung ako inaasar nila kasi malaki daw ang aking ano, hinaharap. Inaasar nila ako lagi. Nung ako'y nasa dyan sa Pilipinas. Pero pagdating ko dito, parang ang... Diyan sa Pilipinas, tingin nila sa akin, eh parang large daw ang aking bubita. Pero dito, pagdating ko dito, extra small na lang aking bubita. Kasi di ba malalaki sa kanila? mga ano? ano ba yun? Ano-ano mga naiisip ko? Ang tamis, nakabusak. Ito pala nasabi sa inyo kakabsat. So, nakaraan, kausap namin yung GP ni Mami. Kasi ang taas ng kanyang diabetes count kakabsat. It's 27. Nag-27 siya. Yun yung pinaka-highest na na-record namin sa kanya. Kasi everyday nag-titake kami, chine-check namin yung kanyang blood, yung kanyang diabetes. Excuse me. Nag-27 siya. Yun yung pinaka-highest. Ngayon, na-found out namin na meron pa na siyang isang gamot na hindi iniinom. Hindi pala, parang na-miss niya, siguro nawala na rin sa kanyang isip na dapat inumin yun, kasama din yun sa kanyang ano. Hindi niya iniinom, ilang buwan niyang hindi iniinom yun. Kaya pala sabi, yun pala yung diabetes control, pampababa. Sabi nung ano, sabi ng GP, kaya ang taas ng diabetes count niya, kasi nga, dahil nga hindi niya iniinom yung ano, yung itong gamot na to, ganyan. So, ayun. Ngayon, medyo okay-okay na. Bumaba na yung kanyang diabetes count. Pero si Mami, ha? Bilib talaga ako dyan. Kasi, at the age of 72 na siya. Sa mga nagtatanong, 72 na po si Mami. Ang aking mother-in-law is already 72. Malakas pa siya. Diba? Tignan nyo, nagluluto pa siya everyday. Alam niyo, tas na yan, nag-iikot-ikot pa dyan siya everyday, tas masayahin pa siya. Yan, hindi siya yung ano, talagang thankful din kami. Lalo na ang asawa ko. Naku, sabi ko sa inyo. Lalo na ang asawa ko, super thankful siya kasi malakas pa si Mami. Sa mga ganyang edad, alam niyo naman, di ba? Kaya, minsan tinitrip ko siya. Minsan binibigyan ko siya ng once a week, minsan binibigyan ko siya ng something sweet. Kasi syempre, parang alam ko nagkikrave din siya, pero small amount lang. Kumbaga, kahapon, binigyan ko siya ng cookies. Pero half lang, nung ganyang kalaking cookies, half lang yung binigay ko sa kanya para makatikim naman siya ng konti. Diba nakakaano naman kumakain ka tapos siya? Hindi, diba? Kaya binigyan ko siya. At ang Mami, never say no kapag mga sweets. Kaya small amount lang talaga yung minibigay ko sa kanya kapag ganun na tinitreat ko siya. Bigay ko muna to ha sa hipag ko, sa mga hipag ko nanonood sila. Wait lang nga, kagsat. Ang hirap lang ganito kasi hindi ko kayo makita. Limited lang. Pahaba kasi yung space ng aming, yung style ng aming kitchen. Kaya hindi nyo ako, kakaganyan ako. Ayan, luto na to. Second batch na ipa-fry natin. Sabi ng hipag ko, ang bango.
Yan. So, okay na yan. Ayan. Naglalambing ang bata. Yeah. Buhat-buhat na lang. Sino nakaka-relate dyan habang nagluluto? Nakaubat-ubeng. Karga-karga ang anak. Tinikman nila ka, tinikman nila yung aking chicken tikka. Ang sarap daw. Ang sarap talaga niya. Sa totoo lang, first time kong gawin ha. Ang sarap niya talaga. Ay! Excited na ako. Konti lang yung ginawa ko kasi hindi masyadong madami. Isa't kalahating kilo lang yung ginawa ko. Pero ano, malalaki ba yung slice? Kaya medyo konti lang siya. Kasi nga, nag-aalala ako baka hindi nila magustuhan. Eh, first time ko siyang gawin. So, ang gusto ng hipag ko. Ang sarap daw. Ayan. Ayan, kakasat. Habang inaantay nating maluto yung ibang chicken. Ito yung ginamit ko kanina ha. Sayang naman kasi kung hugasan ko siya. Ito na lang. Gamitin ko na lang ulit. So, little of this. And little oil. Ang arte. Magigisa na tayo kasi kailangan magluto ni Sandra. Sabi niya siya daw magluluto ng pulaw kakabsat. Okay, onion. Ano ba niya po again the clothes? Later. Tomorrow maybe, not today. So kapag nagigisa ako ng sibuyas na kabsat, nilalagyan ko ng konting asin para mabilis maluto. Kanya-kanyang style. Yan ang style ko para mabilis maluto yung onion. Lalo na pag medyo madami. Next is ginger paste, ginger garlic paste. Adding 2 pieces tomato, blend ko siya. 2 pirasong kamatis. Malaking kamatis, ha? Ayan, blend ko siya. Maglalaba daw yung asawa ko. Sabi ko, bukas na. Sabi niya, malala daw siyang underwear. Eh, dilaban ko yung underwear. Mahal? Yeah. I wash your underwear. Oh, did ya? Yeah. Chili powder again. Konti na lang. Ayan. Parang almost half, almost full teaspoon. Ayan. Turmeric powder again. Ganyan lang, half spoon. Coriander powder. Garam masala. And then little salt. Cream.
Single cream to. Kasi walang fresh cream. Ano yung kafe? Juice? Nasaka mo siya tikman. Natin siya tikman pala. Saka natin siya tikman. Kapag may kulang, idagdag syempre. Dagdagan kung ano yung kulang. Something is missing. Salt. Mm. Really nice. Thank you. You wanna? No. You already had two pieces. Save for later. Rate my chicken tikka today. 10 out of 10. Ah, 10 out of 10. Taste, cook, all good. Natutuwa ako pag sinasabi nila masarap yung luto ko. Kasi hindi ako marunong magluto, di ba? Pinapanood ko na lagi sa YouTube. Tutuwa naman ako pag sinasabi nilang masarap. Makig eh. Madami natin yung tulo. Gusto ni Mami. This is not butter chicken, Mami. It's chicken tikka. Padami yata ng sauce. Sarap. Charan! Finish! Call Sandra, Mami. Ready. For the pulao. Minuto daw si Sandra. Sandra! Habsat, nalobat ako kanina. Nalobat ako kanina, habsat, kaya hindi na ako nakapag-vlog. Pero tapos na. Tapos na tayong magluto. At alam nyo ba, si ni Raya, nakaisang malaking ganito siya ng manok leg part. Gustong-gusto niya, nagustuhan nila. Sobrang ano, amazed na amazed sila sa akin. Kasi first time kong itry ito. Pero mas okay daw kapag ano lang, walang gravy. So next time, pag gumawa ulit ako nito, sabi ni Sandra, yung hipag ko, huwag niya daw lagyan ng gravy. Pero ito, sobrang sarap daw, sabi nila. Pati asawa ko, tuwan-tuwa. Ayan. Yan na yung resulta ng aking chicken tikka with gravy. With or without gravy, masarap. Masarap po siya with or without gravy. Pero I prefer next time, pag gumawa ulit ako, without gravy na, grilled ko na lang siya. Okay. And today, kakain tayo ng rice. Kasi cheat day tayo ngayon. Kakain tayo ng rice. Nagluto si Sandra ng... Nandito yung dalawang hipag ko. Nagluto siya ng... Ayan. Pulao. Rice pulao. Kaya kakain na tayo. Napakain ko na yung anak ko. Lahat sila kumain na. Ako na lang ang hindi. Ayan. Sabi din ni Mami, sobrang sarap daw. Mukhang mapapadami ang kain na ito ah. Sarap. Try. Ang sarap. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero napakasarap niya. Sa totoo lang. Para sa first time, ha? First timer gumawa ng chicken tikka with gravy. Sarap po niya. Totoo. Mm. So, ayan, Kapsat.
Maraming salamat for today. Maraming salamat for today at maraming salamat sa panonood. Sana po nagustuhan niyo ang aking chicken tikka masala. Pwede niyo pong gayahin. And madali lang po talaga, promise. Ang key lang dito is you have a long, long patience kasi medyo matagal siya gawin. Okay, kakabsat? I'll see you on my next vlog. Ingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.